The story is umiikot kay Isabel and Gordon. Si Isabel lives in London, in England. Yeah, and Gordon is a well-known, so a businessman. So yeah, I think they met in Paris, and I think Gordon is from London. And then the family of Isabel is from England. So yeah. Both si Gordon and Isabel ay mag-asawa, and they have a child, like two child. I think kung pala nababasa ko two child. Yung isa so si Sophie, and yung isa is si Theodore. Si Sophie is nag-aral sa ibang lugar because nag-separate na siya sa kanyang parents, and then ang natira na lang ay si Theodore, na kung saan si Theodore is born premature, 3 months, na kung saan si Theodore is may sakit, yung brain niya is badly damaged since nung pinanganak pa siya, at mahina ang kanyang puso. That's why si Isabel is yun ang dahilan kung bakit si Isabel ay nagstay sa bahay nila. At yun ang dahilan kung bakit parang there is a problem with their family. At ayun. And then si yung asawa niya si Gordon, para pag naging cold. Kasi na-cold na doon sa wife niya. Even though yung wife niya na si Isabel, very helping doon sa kanyang anak. So, ayun. Si Theodore, ang tawag nila is Teddy. So, si Gordon kasi ay mayamang pamilya. Dito ako nito na story. So, that's it, guys. So, well-known family sila. So, we will see what will gonna happen in this
story. So I think this is more on struggle eh, family struggle. Because yung anak nila is may sakit. So yeah, I will try to read this, and this is my reading rush blog for the last book. So my time summary allotted for this book is total of 4 days, because it has 435 pages. And yeah, so I encourage reading pages 100 plus in a day, at least 150. So yeah, most of it gonna happen. So I will go downstairs to get my food and continue reading this for a little while. So see you later. Sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye, then hello. We came here from nowhere, going towards the vlog ako. Ito yung mga habit ng mga booktuber in the YouTube. And today is July 28th and Tuesday. So, yeah. And I am still reading this book. As I promised, I'm on the rush of reading this. So, I allotted my time for 4 days. And this is 435 pages. And I guess I can finish this book. So yeah, so as far as I know, this book is for those who are married, and I'm not into it. I didn't experience married life, so but then I read it. So yeah, it's all about Isabel and Gordon married life, and
their married life was broken. I think yung kanilang pag-marriage life is hindi nag-worth it. Kasi si Isabel is nagpakasal 22 as in after graduation, I think. And Gordon is as well. Siya naman si Gordon is mas matanda siguro sa kanya ng konti, as far as I know. And after a year, nagkaroon ka agad sila ng anak. Like, in 1 year, kinasal ka agad sila, in-engage ka agad sila, kinasal ka agad. Tapos nagkaroon ng anak. Then, nung dumating sa kanya ni pangalawang anak nila, doon nagparang laylo ang relationship nila. So, the second son was a premature baby na kung saan may sakit na lifetime yung sakit niya. Nagkaroon ng damage sa brain. Kaya, yun. So, inaalagaan na lang ni Isabel. Si Isabel dati is, meron siyang trabaho, but then, here is her work. Nag-stop siya ng work at inalagaan na lang yung kanyang anak na pangalawa. So, after then, and by then, yung kanyang asawa na si Gordon nag-work sa bank. Si Gordon is a prominent family. Nanggaling siya sa well-known family and he can provide for the family itself. Pero, naglaylo sila guys. Until dumating na yung panahon na parang iniwan na ni Gordon si Isabel and then sinusuportahan na lang yung finances. Like that. So, pero before nangyari yun guys, noong sila'y bago pa lang, sabi ni Gordon, asawa niya, pag hiniwalayan siya, sisiguraduhin niyang walang makukuha siya na pera. At the same time, sisiguraduhin niya sa street titira yung asawa niya. Di ba, kalaan yun? So, pagmamahal ba yun? So, ayun. Yung kasing asawa niya ay kilala, parang ano siya, politically inclined, pero, you know, alam niyo yun, mayaman. So, Isabel is maganda, babae, pero niris niya yung kanyang pag-work para alagaan yung anak niya. Can you imagine that? And, by reading this book, I realized that Gordon has a brother na hindi niya sinasabi kay Isabel. Ang nagsabi lang kay Isabel is yung pinsan, na kung saan, maybe, those experiences traumatized Gordon na kung saan yung kapatid niya is nagkasakit na parang tulad nung sa kanyang anak. Kaya parang maybe nagbago yung feelings, nagbago yung kanyang nararamdaman, parang umiiwas siya kasi sa mga nangyayari sa kanyang life in the past, naalala niya doon sa kanyang anak. Yun ang pagkaintindi ko guys. And then syempre parang naghiwalay na si Gordon and si Isabel, pero may communication pa kasi binibigay ng finances, di ba? Kasi may aman si Gordon. Si Isabel, nag-work siya. So, and there is a guy here na ang pangalan is Bill Robinson. Si Bill Robinson ay may gusto kay Isabel. So, yun. I will not spoil you all the story, guys. Kasi, please read the book na lang, guys. Maganda rin yung story, guys. Pero, I know the story kung bakit the kiss ang tawag. So, hindi ko nasasabihin yung part na yon. And, nagkaroon ng accident while Isabel and Gordon. Nagkaroon ng aksidente and then, si Isabel at si Bill ang magkasama. Guys, I will do a recap na lang after reading this book kasama yung 50 Shades, guys. So, I will do a recap and review separate this book na lang para sa inyo. And, actually, this book is long, long time ago pa. Na-publish siya matagal na. And, this is a bestseller. Copyright 2001 pa siya guys and published by 2002 sa Canada. So maganda yung story niya guys, pero Isabel, para bagang pinabayanan na lang siya ni Gordon, ba? Parang hindi man lang na ano niya yung kanyang nararamdaman,
alam niyo yun, all of her life, hindi pa siya na-experience. Kaya guys, mahirap mag-asawa ng maaga. Experience niyo muna yung life niyo as single at nag-work kayo guys. Kasi hindi niyo naman alam na may baka may makilala pa kayo in the future guys. So, buti na lang. At hindi ako nag-asawa kaagad. And I'm thankful. At hindi ko na pangasawa yun. Na lang, yun na lang ang sa akin. Kasi kung siya mapangasawa ko, maybe araw-araw masasaktan ako. Araw-araw mag-worry ako. Yun nga, ganun. So, hindi buo yung love, right? Dapat isa lang eh. So, dito sa book na to, I realized na tama yung decision ko na hindi ako nag-asawa agad ng maaga. Na-experience ko na magtrabaho ako for many years. So, ayun. Because I believe na may makikilala pa akong right guy for me. So, ayun. Na-aksidente sila dito and napaka-tragic nung aksidente na kamuntikan na mamatay si Isabel. So, sa page 102, wala pa dito. Hindi ko alam kung nagising niya is Isabel. Because I will going to reread ulit siya from the page 96. Kasi parang naantok na ako kagabi. Kasi yung sa part na naintindihan ko guys is parang si Bill at si Isabel, yung kaluluwa nila ay nandun sa lugar kung saan sila na aksidente. Totoo. And then si may nakuha na ng liwanag si Isabel. Nakakatakot. Nakuha na siya ng liwanag si Isabel, yung kaluluwa niya. Pero inawakan ni Bill si Isabel. Can you imagine that? Sabi ni Isabel, aalis na siya at hindi niya na kaya. Ganun guys. Kasi yung aksidente, do you believe yung aksidente nangyari sa kanya? As in guys, 50-50, unconscious, wala pa rin siyang malay. Pero hindi ganun kagrabe yung accident kay Isabel. Kumbaga nagkaroon lang siguro ng bleeding sa brain, ganyan. Kasi ikaw naman kalagka rin yung sasakyan ninyo ng bus, something ganyan, pero buhay pa rin. Ang mas grabe nangyari ay yung kay Bill. Can you imagine? Ang bait talaga ni Bill. Si Bill Robinson ang pangalan niya. Ang bait niya, guys. Kalain mo yun, yung hinawakan niya sa isa para bumalik. Kasi sinabi niya na may anak siya na ano, ganito, naghihintay sa kanya, ganon. Nakakaiyak yung part na yun. Tapos nandun siya, world na yun. Nung una pa nga, nung nagising si Bill na nasa ibang lugar sila, yung dimension, nakita niya kasi na si Isabel ay nakaupo. Sabi ni Isabel, kanina pa kita hinihintay. Yung kaluluwa nila ba, nagalakbay? Kasi naksidente sila eh, nakakapanlabot. Kanina pa kita hinihintay, gano'n. Sabi kong sasama sa kanya na kasi sinusundo na ng liwanag. Si Bill naman sabi, wag daw pumunta, gano'n. Kasi hindi pa niya napapakita kay, for me ha, pagkaintindi ko sa rational ni Bill, hindi pa niya napaparanas kay Isabel yung talagang masaya. Kasi, do you believe nun ang pagkakasal ni Isabel? Nag-engage, diba? Then, nag-asawa. Then, all of her life, nakatuon na lang sa anak niya. Hindi pa niya na-experience yung mga bagay na like, traveling with her husband. Yung mga ganon, happy with her husband. Diba, kumakain ng masaya. Like, pumunta sa isang lugar, nagdi-dinner ng mga ganyan. Yung mga ganon, wala siya na-experience. Kaya, feeling ko, yun ang gustong ipadama ni Bill kay Isabel. Kasi, naawa ako kay Isabel, guys. So, we will see what will gonna happen here. I am at page 102. I will going to reread the 5 pages. Oh my God. This book is drama. Ayoko kasi ng drama-drama. Although yung 50 Shades, may drama din siya. Pero hindi lahat. Pero itong book na to, parang drama talaga siya. I want to be happy. After this, I have books to read this August. And I guess that books made me happy. Kasi that is a stages of being in love. Like, you're single, you are studying, you are working, and you live happily ever after. That is
what I want. Yung story na gano'n na nakaka-inspire. I hope this book maganda sa huli. Pero I believe this is for married couple lang. I don't know kasi the story, kaya binili ko siya. Pero nakita ko kasi para sa married couple lang siya. Pero by then, I think this is good. Best drama book that I read. Ang first drama book na nabasa ko is ano eh, best dramatic is The Notebook, guys. Yun. Super drama yun, guys. Kapag may babasa ko, iyak-iyak pa ako, guys. Can you imagine that? So, yeah. Sorry if I don't wear any makeup most of all the time in my vlog, guys. Kasi I just want to be honest with you. Yung sa hitsura ko. Ayan. Lalo na pag sa mga reading vlog ko, guys. I don't wear any makeup. And sometimes, hindi pa ako nakakapagsuklay. Ayan. O, diba? Pagkagising ko, bumaba na kumuha ako ng pagkain. Hindi pa ako nagsuklay nun. Can you imagine that? I don't wear any makeup. As you can see, guys. I'm sorry about that. See you later, guys. Happy reading. Rush hour, rush day of our lives, mga booktuber. Yeah. See you later. Nakita ko sa YouTube na may Sona pala si Duterte. Hindi ko napanood kahapon. So I am watching right now, and this is for 2 hours, I think. Less than 2 hours yung Sona niya, and pinapanood ko ngayon. So, I'm sorry if I'm wearing sweater. Yung sweater na to, favorite ko kasi, guys, kahit mainit ang panahon, if you wear this sweater, malamig. Kasi butas-butas siya, guys, sa katawan. Ayan, knitted siya. Favorite ko to. Kasi sobrang tagal na nito, guys. I think binili ko siya 2006 pa. Hanggang ngayon, malaki na nga siya sa akin, lumuwag na. Kasi dati hindi naman ganito siya. So, ayan. Nung estudyante ko pa ito, binili nung nag-aaral ako. So, I'm watching Duterte Sona on my notebook. I'm sorry, I don't have to. Actually, wala akong laptop, guys. Notebook lang gamit ko. And hindi ito maaksaya sa kuryente. So, wala akong laptop kasi hindi ko yun. Hindi ko yun ang, di yun ang pinabili ko sa tatay ko, guys. Kasi gusto ko ako ang bibili ng laptop ko. Kasi mura lang tong notebook na to. At hindi talaga tong aksaya sa kuryente. So, pinapanood ko siya. Ayan. You know, guys. Maganda yung Sona niya. Nakita ko yung mga bangko. Yung pagkaayos ng bangko. Okay. Mga in distancing. Grabe. So, ayun. Ganda naman yung Sona. And continue na ako reading mamaya after watching this Sona. So, yeah. See you later, guys. We came here from
good evening. Ayan, naligo na ako and nag-exercise na ako. So, nag-exercise ako mga 5:15. Then, kasi ang exercise ko more or less 40 to 45 minutes. Then, after ko mag-exercise, ay magro-rosary ako. So, yung rosary ko yung silbing pahinga ko after ko mag-exercise. So, mga 15 to 20 minutes yung rosary. And then, nakapagpahinga na ako. After ko mag-rosary, maliligo na ako. So, nakapagpahinga na ako 15 to 20 minutes. Then, ang ligo ko lang is, pag ako'y nag-scrub, ang scrubbing ko kasi guys is 2 times a week. So, mahirap na mag-scrub ng my scrub. Nakakasugat ng balat. So, nag-scrub ako 2 times a week. Every 4 days. So, yung pag ako nag-scrub, ang aking ligo, 15, maximum of 20 to 25 minutes. Pero pag hindi ako nag-scrub, 15 minutes ako sa ligo. 10 to 15 minutes. So, ayun. Super hot. So, 1 month na akong nag-exercise ngayon. At every other day ako. So, 3 times a week ako. Ang exercise ko. So, hindi rin ako yung alam mo nyo, hindi man ako yung araw-araw naliligo. Like, gabi, yung gabi-gabi or umaga, every, hindi ako araw-araw naliligo. Guys, kasi much better na every other day ako naliligo. Kasi sometimes, nagkakasakit ako like that. So, parang nalulunod ako yung ganun. Pero, every other day ako naliligo, pero yung salitan, yung alternate, yung pagitan nun, nag-half-bath ako. So, yun naman yun. So, parang naligo natin ako. Yung hair lang ang hindi ko nililiguan sa alternate day. So, every other day ako naliligo eh. So, sa pagitan, naliligo ako ng katawan except for the hair. So, ayun. So, ayun. Ngayon, I'm waiting for the microphone and I am reading The Kiss by Daniel Steele, and grabe talaga ang drama nitong librong to. Super dramatic to that, guys. I'm at 148 yan. So, super duper tulog pa dito si Isabel at nagising na si Bill Robinson. Story na to, diba, na-aksidente silang dalawa. And hindi alam ng family na na-aksidente sila. Like, si Bill Robinson is may family siya. Meron siyang dalawang anak. At si Isabel ay may dalawa ding anak. So, ayun. Their relation was papunta na sa broken family yung panahon na yun. As in, kaya sila na-aksidente kasi naghalikan sila sa sasakyan at hindi nakita. At yung bus, ay nabangga sila. Yun ang story dito sa libro na to, guys. At silang dalawa ay na-comatose. OMG, guys. Super drama nitong aklat na to. Maganda pala sa Gatnana. So, I will going to finish this outright. So, yeah, let's go to our topic. So, this is pinapanood ko. Hi po kay Mr. Dural, the bookworm. And I saw him na meron silang activity in their channel as a booktuber in the Philippines, na magkakaroon ng week-a-ton since malapit na yung linggo ng wika or buwan ng wika. So, I don't know. September yun, di ba? I don't know. I don't know kung ngayon, July na last week or September yun. Pero since I don't have Tagalog books here na author ay Tagalog, so I can participate. But I will do that late. By September or August.
I think if I have time in August, kasi I have plans to be books to read by August. So by then, mahilig din ako magbasa ng Tagalog before. Hindi ko na lang alam kung nasaan yung mga libro ko na pocketbook noon. I have pocketbook noon na tatlo yata or apat. Pero hindi ko na alam kung nasaan. Kasi dati yan sa 7, sa mini stop, ay nagatinda ng pocketbook dyan noon, guys. Pero wala na ngayon. So, I saw it in the Shopee. Mura lang siya, guys. So, doon sa publishing siya. I'm planning to buy books na pocketbook, pero hindi marami. I think mga 5 pieces. Mura lang, guys. I think 20 yun to 40 pesos. 20 pesos to 40 pesos. So, just to make a wikaton, just to encourage Filipino to read. Encourage Filipino to read Tagalog authors, Filipino authors. So, yeah. In the province, I have 4 books, I guess. Mr. Boy Abonda, Catherine Gonzaga, Miriam Defensor, and Bianca Gonzalez. Yun yung apat na libro kong Tagalog. And also Kasaysayan ng Pilipinas. And I have also the El Pilipistrismo and No Limitangere na libro sa province. Yun. Yun ang Tagalog books ko sa province. Pero right now, I'm planning to buy pocket books, guys. Just to participate in the Wikaton sa BookTube. You know, YouTube. So, pag sinabing BookTube, mga reader siya ng libro na nagba-vlog sa YouTube. So, I want to participate that. So, maybe a Filipino hindi na nagbabasa ng Tagalog ngayon kasi they are reading all foreign books, English books, just to practice their languages, diba? Kasi mahirap tayong, you know, mahirap tayong magsalita ng Tagalog, kaya ang magandang basahin, English, diba? So, ako, mas gusto ko English, kasi nasasana yung aking pagsasalita in English by reading the book, and marami akong natutunan. So, pag Tagalog kasi, I have also Ibong Adarna in the province, guys. Pero hindi ko lang alam kung nasaan. you know what is Ibong Adarna? I don't know where na yung Ibong Adarna na yun, guys. I have Ibong Adarna in the province. It was a long time ago when I was high school. And yeah. So, hindi ko alam kung... Sa bagay, ang babasahin ko lang pocket book kasi mga 30 pages lang to 50 pages yung pocket book. Madali lang matapos yun. So siguro isang araw matatapos mo mga 3 libro na pocket book. For me, kasi noon talaga, nung ako ay nandito sa dorm, meron talaga akong pocket book na ano. Hindi ko lang alam kung saan na nandoon nung ako umuwi sa province. And yun, I will gonna find it. So, yeah. But I have planned books to read this August. I am targeting 2,000 pages read this July. So, before kasi 800 pages lang yung nabasa ko last June. So, ngayon, I am targeting to read 2,000 pages. At least 2,000, but then yung aking pagka-count ng pages, 2,060 pages yung aking matatapos pag natapos ko tong The Kiss! Yay! Pag natapos ko to, I my allotted time is Thursday. And yeah, 2,060 page nang nabasa ko for this July. And by August,
We don't know kung ilan pages na mababasa ko. It depends on how many books I am reading. But yung budgeted. Yung aking allowable na books to read ko sa isang buwan is more or less 4 books in a month. So kasi, 'di ba, ilang linggo sa isang buwan. So sa isang linggo, isang libro ako, guys. Pero yung sa isang linggo na yun, 4 na araw lang ako nagbabasa ng isang libro. In which yung librong isa na yun dapat 500 plus pages. So ganun. Pag 300 plus kasi mga 2 days mo lang yun, guys, 3 days. 2 days I think. Pag isang yung manipis na 300 pages. For me ha, kasi na-monitor ko na yung pagbabasa ko. Ewan ko lang sa iba. Yun. So I am hoping to buy Stephen King book. Yung November something, yung Time Traveler, but I didn't find it. And I realized that book has 700 to 800 pages. So, where can I find it? Yeah, Story of a Time Traveler, guys. So, I didn't find it. I was looking for it. Hope I find it. So, yun ang plano kong biling na Stephen King book. So, yeah. See you later. And waiting for electric fan. And na-receive na pala ng parents ko yung package na pinadala ko kahapon. Tapos, prinank ako ng kapatid ko, guys. Na, ay, hindi pa bayad yung package, ganun-ganun. Eh, syempre, nagalit ako. Sabi ko, August pa, ganun. Kaya daw pala kinuha na, kasi this August pala, kinuha kagad yung package ko, kasi by August, maglalockdown ulit dito sa Manila. So, mahirapan akong lumabas. Ako, lalabas na ako isang beses. Then, uwi. Ako sa isang buwan kasi, guys, pag lumalabas ako, isang beses lang. Or every 20th day. Depende pa. Kapag naubusan ako ng pagkain ko, bibili ako. Pero nag-grocery na ako ng maramihan ko pang isang buwan para hindi na ako maglalabas-labas, guys. Pang may tira, thank God. Pero pag naubusan ako, pero naubusan ako mga 20th of the month eh. Or mga 25th, ganyan. So lalabas ako. Sorry guys, I don't wear any makeup in my vlog. All my vlogs, as you can see, I don't wear any makeup. Kapag nakita nyo, nagbago yung mukha ko sa vlog ko, yun, naka-makeup na ako nun, guys. Pero, as you can see, pag pare-parehas yung mukha ko, like now, sa mga vlog ko before, ayan, wala po talaga akong makeup. So, I just want to be honest with you, and I just want to show the real face that I have. Yeah, see it. So, I don't wear eyebrow, nothing, nothing talaga. Ang nilagay ko lang dito is night cream, like, soon I will gonna show you kung paano nawala yung pimples ko. As you can see, guys, diba, nawala na yung pimples ko at nag-lightens na siya. So, hindi ko pa kasi siya magawa yung vlog na kung paano mawala yung pimples at paano ma-lightens. Kasi meron pang marks eh. So, gagawin ko yun kapag wala na yung marks. Kasi bakit nagkaroon ako ng pimples pa, wala na siya. Magkatapat pa siya. Parang kinagat lang naman. Kinagat ng lamok. Nung pa sa pisngi ko. So, ayun. That's all for today. And OMG. So, I'm excited by August kasi yung aking babasahin ay ginawang movie. Yung mga binabasa ko, ginawang movie, ano yun, pero pagkatapos nun, yung iba kong babasahin, hindi movies, guys, parang fantasy. Ano yung trilogy na Sarah Raas. Pero I don't have the other books, which is The Snow Like Ashes. So, hindi ko ba siya mababasa. And I'm planning also to read the book
of Cassandra Clare. Pero wala pa kasi yung dalawang book, book 2 and book 3, The Clarkwork Princess and Clarkwork Prince. Kaya hindi ko pa siya magagawang BTR. So, yun lang kompletong series ang gagawin kong BTR. Mas effective sa akin yung mga series books, guys. Yun mas okay sa akin. Kaya hindi ko pa siya ma-BTR sa inyo. Pala nga, doon sa mga hindi nakakalang what is BTR is books to read. Yung mga booktuber, alam nila yun, guys. Pag sinabing BTR, books to read yun, guys. So, yeah. Please subscribe on my vlog, guys. Kasi, konti lang talaga yung community ng mga booktuber dito sa Pilipinas. Parang konti lang nagbabasa ng mga aklat. Napansin nyo, kasi most all the vloggers are doing makeup, like that, fashion, stylist, and vlogging their lives, like going, traveling, like that. Pero konti lang talaga yung booktuber dito sa Pilipinas. That's why I choose to be a booktuber and put something like I'm reading in my YouTube channel. So just to support na we need to read books, especially during quarantine days, in order for us not to go out. And also, do you believe sa ibang bansa yung mga libro pinapamigay na lang, guys, kapag merong post dun sa labas ng bahay nyo, may mga books na naman pinamimigay na lang, kasi nga, guys, para hindi na maglabasan yung mga tao. So, namimigay yung ibang bookstore sa ibang bansa ng books para yung mga tao hindi na magbasa ng sa bahay nila. Pero yung iba, bumibili din sila ng, syempre, may iba naman yung basa. Pero actually, namimigay yung ibang bookstore, guys. Totoo lang. And open yung mga bookstore sa ibang bansa. Pag nakita nyo sa labas, may nakalagay na basket of books there. Pinapamigay na lang nila yung mga hindi mabili noon. Para dun sa mga tao na can't afford to buy books. At para hindi lumabas. Sana ganito din sa Pilipinas, no? Mamigay din ng libro. So, ayun na. Ang masasabi ko, sana yung mga nananawagan eh. Pero baka naman pwede. Charot! Yung ibang mga bookstore, diba? May mga books na, mga luma na talaga na hindi nabibenta. So, why not share them to those who can't buy? Lalo na ngayong coronavirus. Like, para hindi lumabas, diba? Para sa loob ng bahay, pagbasa sila ng libro, at the same time, napapractice pa yung kanilang, you know, brain and their languages and their everything. Marami silang matutunan sa libro. So, kasi sa ibang bansa ganun, namimigay na ng iba, yung iba ng books. Yung mga hindi nabibili. This I can't afford na sa labas ng bookstore, guys. Nandoon, basket, guys. May mili ko na lang. Alam nyo man ako, yung mga nakasubscribe ako sa mga booktubers sa international sa ibang bansa, and they share those experiences nila during quarantine days, and they go outside. When they go outside and pumunta sila sa mga bookstore, guys, dun sa labas nakalagay dun, balat-lad dun yung mga books na pinamimigay para sa mga tao, para hindi sila lumabas. And sometimes dun sa kanilang post, di ko alam tawag dun, sa lagayan ng mga packages, ang daming books, katulad nun sa best friend ko na nasa Amerika. Paglabas niya ng kanyang bahay, yung lagayan niya ng mga sobre, punong-puno ng libro. Do you believe that? Kasi nga, para magbasa na lang sa loob ng bahay ng libro kaysa maglumas, maglabas-labas. Oh, so sana naman, baka naman, dito sa Pilipinas ay pwede. Diyos ko, Lord. I'm sorry ha, baka sabihin nyo ako eh, ganito, baka lang naman. So, yeah, and yeah, thank you for subscribing my vlog, and see you in any other day. Bye-bye, good night. Magnanay na ng gabi, at
nasa page 153 na ngayon, matatapos na mag chapter 6 na ako. At guys, naiyak ako dito sa part na to bago mag chapter 6 kasi di ba nakumato si Isabel, tapos si Bill ay parang na-paralyze. Hindi gumagalo yung lower extremity niya, pero nagagalo niya ng konti kamay at saka yung movement nito sa part dito. Tapos, hindi siya makagalaw kasi, di ba, on coma siya dati. Tapos, si Isabel, comatosal pa. Tapos, si Bill, nakiusap dun sa, nung nagising, nakiusap dun sa doktor kung pwede makita si Isabel. Tapos, buti na lang pumayag yung doktor. At dinala siya nung gabi na, nung wala na mga tao sa hallway. As in, gabing-gabi na. Dinala siya doon at itinabi yung kama niya doon kay Isabel na comatose. Hindi pa rin nagigising si Isabel. Tapos, sinawakan ni Bill yung kamay ni Isabel. Tapos, nag-message siya na gano'n. Gano'n, nakakaiyak yung message. Naiyak ako ng konti, guys. Grabe. And, tapos sinabi niya, minisper niya na I love you kay Isabel. Pero alam ng mga doktor na may mga family siya sa isa't isa. Guys, what ganun? Si Bill may sariling pamilya. May dalawang anak. Pero, maghihiwalay na sila dapat noong asawa niya. Tapos, itong si Isabel naman, parang iniwan siya ng asawa niya. Parang sinusupply na lamang siya ng pansustensya sa mga anak niya. Kaya, dapat kasi si Isabel ay hindi pa dapat nag-asawa nun kasi kagraduate pa lang niya ng college nun eh. Hindi pa niya na-experience yung single na mag-work, yung mga ganun. Kaya, bata pa yung itsura niya and then, hindi niya na-enjoy yung life niya. Parang pagka panganak ng pangalawang anak niya, 14 years, nag-alaga siya ng anak niya na may sakit, na forever, na ganun na. Ngayon lang siya nakalabas ng bansa, nakapunta sa London para, kasi mahilig siya sa art, pumunta siya sa museum, gallery, meron siya, meron something na inattendan. Tapos, umattend din si Bill doon sa na, ayun. Ayun. OMG. Nakakaiyak, guys. I will see what will gonna happen sa chapter 6. Ano mga storyang to, parang mga broken family to, parang naiinis ako, pero if you can see, that's accept the fact na pag hindi mo na mahal, there's no need to stay. Ganon, dapat tong ka talaga sa mahal ka. Ako naaawa kay Isabel kasi parang hindi niya na-enjoy talaga yung pinag-aralan niya pagka-graduate niya. Kasi, do you believe, tapos na-accidente siya ngayon kung kailan siya lumabas. Kung kailan siya nakapamasyal, kung kailan siya niya in-express yung dapat in-express niya through arts ba, sa gallery, ganun. Doon pa siya na-accidente. Kasi ganito nangyari ba? After graduation, nakilala niya si Gordon. Mayaman sila. Prominent family, well-known. So, yung father niya, parang botong-boto doon. Kasi, magiging okay yung buhay ni Isabel. So, nung nakita niya si ni Isabel si Gordon, parang na-inlove siya doon sa una, guys. Tapos, edi, niligawan. In 1 year, na-engage ka agad sila, guys. In 1 year lang. Guys, nag-engage ka agad, then kinasal ka agad in 1 year. Magka-graduate yun, ha? 22 years old doon, eh. Magka-graduate, 22. Then, in 1 year, engage siya and pinasal. Tapos, dinabuntis siya in 2 years, 24, nabuntis siya sa una niyang panganay. Tapos sa pangalawa, mga 26 siguro siya nabuntis siya sa pangalawa, 26 years old, 39 years old na siya. In 14 years, hindi man lang siya lumabas, hindi siya nag-work. Hindi pa niya express yung pinag-aralan niya, hindi niya nagamit, hindi niya share, hindi niya, alam niyo yun? Tapos, yung asawa niya, parang wala nang pakialam sa kanya. Parang gusto na siyang hiwalayan, kasi parang na, ano siya, traumatized siya doon sa anak na pangalawa.
Kasi naaalala niya yung kapatid niya na ganun. Guys, kaya iniiwasan ni Gordon na umuwi sa bahay. Ayaw niya makita yung anak niya. Yung pangalawa, yung panganay na anak ay nag-aaral sa Portugal. Grabe. Alam niyo, naiintindihan ko si Gordon eh, kasi yung may brother kasi siyang ganun. Na may sakit na ganun. Parang na-trauma siya sa past experience niya. So, yun guys. Ayun yung sad. Pero mali yung ginawa nila. Kasi may family sila. Pero hindi naman natin alam yung ginagawa ng asawa nila. Kasi as you can see, yung asawa ni Bill, magkikipag ano na talaga, hiwalay na kasi merong boyfriend. Yung asawa niyang babae, si Cynthia, asawa ni Bill, parang maghahain na siya ng annulment. Kasi si Bill laging wala. Laging nasa trip, business trip, ganyan. Busy sa pagtatrabaho. Including si Isabel, maghihiwalay na din sila pero ayaw ni Gordon. Dahil kapag daw nakipaghiwalay at iniwan siya ni Isabel, walang makukuha daw si Isabel. At sisiguraduhin na sakali pupunta. Guys, ganun ba? Grabe, kawawa si Isabel. Parang wala din naman na siyang pakialam sa asawa niya. Si Gordon, wala na siyang pakialam. Lagi na lang siya nasa work din. Hindi na din umuwi sa bahay. Minsan na lang. Hindi man. Kasi nga, ayaw nga makita yung anak na lalaki na nakahilata na lang. Kasi sa sakit foreverness. Grabe, kawawa naman si Isabel. Parang walang happy life. Kung kailan lumabas siya, doon na aksidente. Tapos, parang, di ko muna sasabihin yung nangyari before accident. Saka ko na sasabihin sa review na lang, guys. Kasi yun ang ibig sabihin ng libro na to. For sure ako. So, yun. Naiiyak talaga ako ngayon doon. Sa part na pinilit ni Bill na pumunta sa kwarto ni Isabel. Talaga din yung mga nurse ay parang kunwari wala silang nakita. Naiintindihan ng doktor. Ba? Parang against all odds nung mga panahon na yun. Kasi nandun yung mga asawa-asawa nila. At yung mga anak nila, di ba? Wala tayong magagawa sa life nila, guys. That is their life. Kaya ang hirap mag-asawa na lang basta-basta. Nang hindi iniisip. Ayoko ma-regret yung pag-aasawa ko. I want na yung boyfriend ko, yung maging husband ko for a lifetime until the end of time. Yun, guys. Ayoko nang may regression. May regret sa pag-aasawa, guys. Like, maghihiwalay kayo. Yung pala, nagkamali ka ng pinakasalan. At yung puso mo pala nasa iba. Yung ganun ba? Tulad nito, guys. Sa story nito, guys. Probably, maghihiwalay ito. Pero we will gonna see what will gonna happen. Hindi natin alam pa anong mangyayari dito sa story nito. Hindi ko rin naman alam pa kasi wala pa ako sa kalahati. So, ayun. See you tomorrow and good night! Today is July 28, Tuesday. Have a blessed day. Take care. Keep safe. And happy reading during quarantine. Please read. Kesa naman maglalabas-labas tayo. So yeah. Bye guys. Good night. Bye.
Good morning. Today, we are on the third day of Reading Rush. Right? So, yeah, and I am at page 218 na kung saan si Bill Robinson is parang ginigising na si Isabel sa pagkamatos kasi almost 3 weeks na siyang nakahiga. And then, guys, buti na lang, guys, gumagalaw na yung kanyang kamay. Talagang hindi mapalagay si Bill Robinson kay Isabel Forrester kasi Forrester yung pangasawa niya. Gumagalaw ng konti daw yung kamay na, and mulat na yung mata, guys, unti-unti, guys, and I have watched na talagang inapuntahan palagi ni Bill si Isabel, yung asawa niya, hindi siya puntahan pala, napuntahan lang siya kasi yung asawa niya is busy sa trabaho. Tapos gusto nung anak sana ng bantayan yung mama niya. Eh kaso, 'di ba, nasa London din, nasa Paris sila. Eh gusto nung anak na babae na doon magstay para bantayan yung nanay nila. Eh parang ang sabi ng father niya, bantayan na lang yung kapatid kasi yung kapatid is bedridden din. Then dadalhin din sa hospital kasi nag-isip tungkol doon sa mama niya, nag-critical siya. Kaya dadalhin din sa hospital. So, sabi ng father niya na si Gordon, alagaan na lang yung kapatid at siya na lang pupunta sa London. Pero si Bill Robinson, nandun pa rin siya. Ayaw niyang umalis. Lagi niyang pinupuntahan si Isabel at kinakausap, guys. Tapos medyo ngayon, iyak ako ng konti kasi araw-araw niyang napuntahan si Isabel, guys. Tapos inakausap niya din. Naiyak ako kasi umiyak si nagtumuli yung luha ni Bill Robinson noong gumalaw yung kamay and then mumulat yung mata. Tapos kilala siya, guys. At ang unang nandoon para yung unang nandoon sa kwarto ni Isabel ay si Bill Robinson. Wala yung asawa niya. Diba? Nakakasad yun. Parang yung asawa niya ay hindi ko alam bakit ganun. Diba pag halimbawa asawa mo, halimbawa ganun sa nangyari sa kanila, di dapat nandun nagabantay yung asawa mo sa'yo, yung family mo, dahil na kumatos ka, hinihintay dapat na gumising, mga ganon. Pero yung nangyari dito sa book na to, dito sa kay Daniel Steele, hindi ganun yung nangyari, parang ayun, let's continue. I was distracted by the sound outside, but yan, like you hear that sound, parang papansin or what, dapat pinupuntahan yun ng pulis, diba? So, ayan. And then, let's go to the story of the book. And it says that parang wala nang pakialam si Gordon sa kanya. Pero, they care for her. Oh, they care for her. Like, yung anak niya, they care for her. Yung tatay niya, like si Gordon, they care for her. At inaalam pa rin kung ano nangyayari, kung gumising na, kung ano. Pero pumunta pa rin si Gordon sa London just to see and check up about what is happening to Isabel. And yung anak na babae na si Sophie, umuwi na sa Paris. Sa Paris sila nakatira eh. So, just to take care yung kanyang kapatid na lalaki. Kasi yung kapatid niya lalaki, diba, as what I told you, merong brain siya damage. So, parang naka-bedridden siya sa all of her life, sa kanyang bed. And then ngayon, dahil sa pag-alala dun sa ina, is dadalhin sa hospital. So, gusto ni Sophie na pumunta sa London para bantayan yung kanyang ina. Kaso, ayaw ni Gordon. So, si Gordon na lang ang pupunta as much as possible para si Sophie ang magbantay sa kapatid niya. So, ayun. Then, ayun nga, nagising na ngayon si Isabel. Gawa ni Bill, talagang meron silang pagmamahal sa isa't isa. At nakakalungkot lang dapat kasi ang nandun yung asawa, diba? Lahat kasi ng family, like, may nakikita natin masayang family, like, may na ganun nangyari. Talagang yung asawa yung nandun, siya yung dapat nagbabantay, like that. Kasi, diba, pag mahal mo, yung halimbawa na aksidente si Isabel, yung halimbawa, mahal naman ni Gordon si Isabel, dapat
yung pagmulat ng asawa niya, siya yung unang makikita, di ba? Pero iba yung nangyari, si Bill Robinson yung yun na, ang story nitong book, hindi maganda, just in a naked eye of the others, pero yung story niya, sa buong story, maganda naman siya, pero hindi lang magandang tingnan, like, parang mag-broken family eh, so maraming gagaya dun sa story na to, pero hindi natin makokontrol yung life nila, yun ang nangyari sa buhay nila, pero as much as possible, sana hindi tayo maging ganun in the future kung halimbawa nagkaroon tayo ng family. So be careful of choosing your husband, dapat siya na yung for life, diba? So let's continue reading this and lapit ng mag-lunch. Oh yeah. So OMG. Sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye, then hello. We came here from nowhere, going towards the book is about 19 chapter. Malapit na akong matapos. Maybe tomorrow tapos ko nito. So, at the chapter 13, si Bill Robinson is pumaling na. He can walk na kasi umattend siya ng therapy just to para bumalik yung kanyang paglalakad. And nakalakad siya. And right now, the chapter 13, mag-hiking siya, guys. Can you imagine? So, pero hindi, wag daw lang masyadong mataas, pero mag-hiking daw siya. So, he is the one who was telling to Isabel na take care of her son and yung daughter. So, pero sinabi niya din kay Isabel na mahal niya ito. Kahit magka-separate sila. Kasi magkaibang family sila eh. Although yung kanilang family is parang hindi na ganun kasaya. Magkaiba na. So, yung kanyang asawa, si Bill Robinson, mag-aandal na sila. Magsiseparate na talaga sila. Hindi niya sinasabi kay Isabel. Si Isabel, wala pa. Kasi si Gordon, he was holding up on her. So, I don't know why, para just to have a wife, pero hindi naman na sila masaya. Wala nang pakialam si Gordon. Just araw-araw nasa trabaho, pag umaalis, walang kiss. Di na talaga nang sa tulad ng dati ng sweet family, happy family. Di ba pag aalis yung asawa sa trabaho, dapat kikiss. Then pagdating, yayaka, pagod sa trabaho, and then kakain na magkasama sa isang table. Pero dun sa family ni Isabel kasi, hindi yun na nangyayari. Wala nang ganun na pangyayari, guys. So, nakakalungkot talaga to. Medyo nakakalungkot to and medyo dramatic. So, we will see what will gonna happen next, guys. Yeah, see you later! Good evening and what time is it? So, 5:30.
p.m. 5:35 p.m. And malapit ko na matapos yung book. And nasa chapter 15 na ako. So I'm at page 345 and I realized that the husband of Isabel have a mistress. OMG guys. So hindi alam ni Isabel na yung asawa may mistress for almost 12 years. Simula nung pinanganak yung pangalawa niyang anak. Kasi yung anak niya is may sakit eh. So, 14 years old yun. So, maybe. So, kaya pala ganun ang turing nung asawa niya sa kanya. Parang walang care. So, meron siyang secret mistress. Then, yung mistress niya ay may asawa na senator. Oh my God. Na matanda na yun. Parang inahintay na lamang mamatay yung asawa. At ang pangalan ng mistress ay Natalie. Oh my God! Na-shock si Isabel. Akala niya walang mistress yung asawa niya. Kasi nga, hindi siya namamasyal. Hindi siya naglalabas ba, guys? Kasi wala siyang alam kung saan na nangyari sa asawa niya. Hindi siya pupunta sa trabaho. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa trabaho. Sa bangko, hindi niya alam. Tapos sabi pa noong investigador binili daw ng asawa niya ng kotse si Natalie. Ganun, OMG guys. Samantalang siya wala man lang at saka mga regalong mamahalin. Pero siya never at all. Kaya pala ganun yung turing sa kanya. Iniiba ng mahal talaga yung asawa niya. So, dapat noon pa lang nalaman niya yun. Kasi all of her life ay itinuon na lang niya yung buhay niya 14 years sa pag-aalaga ng anak niya na critically ill siya. So, critically ill yung anak niyang lalaki eh. Inaalagaan niya for 14 years na di na siya nag-work, yun na lang kanyang pinokus ba, parang hindi na niya kalimutan na niya yung asawa niya, ganun din yung asawa niya, at yung asawa niya naman ayaw na magkaroon ng anak. Basahin, pero binasa ko na din, at yung story pala nito ay kabit sa kabit, guys. So I never thought that this story would be like this, pero there's a lesson about it, and konti na lang guys, ito na lang aking babasahin, and I'm sure bukas na umaga tapos ko na to, and I'm ready to my BTR this August. Oh my God guys, parang ayoko na ganitong story, situation ba na mag-asawa kayo, then may kabit yung babae. Yung isang babae, yung asawa niya, may kabit, hindi niya din alam. Tapos yung, para sa mga may asawa, kabit sa kabit sa kabit. Halimbawa, mag-asawa, may kabit si A. Si A yung may mag-asawa. Si A may kabit. Si letter D. Si letter D may asawa din. Tapos letter B may kabit. Ang kabit niya, letter E, may asawa din. So, kaya masasaya ko sa story na to, parang kabit sa kabit siya. Puro mistresses and hindi lang mistresses, kundi may lalaki din na ganun. OMG guys, so I was so shocked with that story. Sabagay, ganun yata talaga pang mayayaman. So, I don't know if I will gonna make a review of it, pero I will try to make a review of this book after reading this. So, hindi ko nasa-separate yung review nito. After ko na lang ng reading, I will gonna make a review of this by tomorrow after reading. Kasi parang hindi maganda siyang, for me, hindi ko sinasabi hindi maganda yung story. Magandang story, but para maging image sa ibang tao, maraming gagaya. Kasi
know, pero hindi ko naman masisisi kasi yun ang naging buhay nila. You know that. Do you feel me, guys? So, yeah. And I'm gonna rest for a little while kasi magro-rosary ako by 6 dito sa room ko. As usual, every day nagro-rosary ako. I do pray rosary in my room. So, yeah. And you will see what will gonna happen, guys, in this story. And wait nyo, guys, yung BTR ko. I had 2 BTR this August. So, the one is for Wiccaton, for the month of Wicca. And the other one is my books to read talaga. Hi, guys. Good evening. Yeah. So, ayun. I think makalakad pa si Bill Robinson dito sa libro na to. And I don't know kung ilang star ang i-rate ko dito. Kasi hindi pa ako tapos. Pero titingnan natin kung ilang star to. Kasi I'm not into this book. I'm sorry, ah. Kasi napaka, you know, conflict. Kasi may asawa. Kumbaga may mga mistresses. Mga nag-asawa pero hindi marigaya sa life nila. So, yeah. Malapit na akong matapos and I am sure bukas ng umaga tapos na ako. And I will go na make a recap review of each book that I read. So, the recap of this book will really actually after I finish this book. So, yeah. I don't know, maybe today I will go and finish this or maybe tomorrow. And, yeah. Oh my God, guys. Ngayon lang ako nakabasa ng ganitong story sa libro na kabit na may kabit. Ano ba yun? Ang gulo ng life. So, sana hindi ganito. As much as possible, I don't want my life, my married life, my family to be like this. Kaya, iwas. Buti na lang, meron akong magulang na katulad ng nanay at tatay ko na palagi akong ina-advisean at nakikinig ako sa kanila na mabuti. You know? Kahit hindi ko maintindihan, basta iniintindi ko, itinatanim ko sa isip ko yung mga advices ng magulang ko. Kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Kasi I want my married life to be success. Yung hindi maghihiwalay. Yung mga forever na yung papangasawa ko. Ganun ba? So, this book is really tragic and very dramatic. You know, mga mistress. After this August, mga last week of August, I'll be doing rating of all the books that I read, guys. So, nakailang books na ba ako? So, in 2 months, naka 7 books na ako. So, by August, really don't know kung ilan libro na ako sa, maybe 10 books na ako sa August. So, and madadagdagan pa siya ng Wiccaton ko, mga Tagalog na libro. So, we need to promote our own language, our own Wicca. So, yung iba nga sa YouTube, diba? Katulad ng sinabi ni Gerald the Bookworm na booktuber. So, diba yung iba nga sa ibang bansa, ina-promote nila yung kanilang libro na English, na German language, diba? Nabubooktube sila. So, why not tayo mga Pilipino ay i-promote natin yung sarili nating Wicca na kung saan ngayong August ay month of Wicca. So, I'll be doing a vlog also of Wiccaton
just to participate in the Booktuber Philippines na ako'y magbabasa ng libro na ang author ay Filipino. That was so exciting, guys. Thank you to Gerard, the bookworm. Shit. Sorry ha. Ayun, na-watch ko kasi yung kanyang vlog na they're planning to make a Wiccaton since Filipino tayo, diba? So, I'm Filipina, so I will gonna make a Wiccaton vlog this August just to support the month of Wicca or Wicca, ding, ano, buwan ng Wicca dito sa Pilipinas. So, yeah. I'm so excited. Ano kaya ang babasahin ko? Pero kasi mahilig ako sa mga love story, yung masasaya, yung mga ganyan, maghahanap na lang ako. I am making it next week, guys. So, pag dumating na yung Tagalog na libro. Kasi sa bahay, kasi may apat na libro ako. Apat or pitong libro ako na Tagalog. Pero ngayon, titingnan ko kung makakahanap ako ng mga love story, mga historical romance dito sa Pilipinas para ipromote naman natin ang sariling lingwahe natin. So, huwag nating ikahiya na tayo Pilipino at huwag tayong matulad sa isang malansang isda. Diba, guys? So, yeah. See you later. Hey, guys. So, today is 1:40 in the evening and I'm at page 364. So, sa nabasa ko, sila nakalabasan ng rehab center na kung saan umaling na lahat ng sugat sa katawan niya. Yung laboratory okay na, except for the fact na meron siyang scar na malapit sa heart. Kasi doon nagkaroon ng ano eh, suture para lang siya mabuhay. And of course, magaling na yung neck niya, okay na. Yung kamay niya, okay na. Except yung paa niya, hindi na madalaw. Yun lang. Pero nakakapag-wheelchair na siya. Pwede pa siya mag-work, kaya pa niya. So, in-accept nila na yung katotohanan. Pero, ito ay lie pa kay Isabel. Hindi pa niya alam. So, hindi pa niya sinasabi. So, dito sa page 364, gumawa ko na tayo doon sa mga anak niya. So, si Bill ay may dalawang anak. Yung isa ay bata pa si Jane at yung isa ay may ka-relationship na yung panganay niya. Ngayon, si Jane at saka yung isa na baby yung si Bo nag-engage na sa papakasal na takutan na ni Bill na baka hindi mag-last yung relationship. Kaya inaingatan niya yung anak niya na mag-asawa ng maaga din mali yung napili. Yun yung kanyang inaisip sa mga anak niya. Kaya, hindi kaagad siya na-oo dun sa mga lalaki. So, naiintindihan ko naman, tama naman siya. Si Helena na one day, nakalagay dito, sabi ni Bill, Helena, believe me, one day you'll be glad this happened to you. So, one day, magiging masaya siya kung bakit nangyari sa kanya yon. Now, I realize in my life, I am glad kung bakit nangyari yun sa akin. Kung bakit yung, hindi ko na pangasawa yung ex ko, di ba? At hindi naging kami. And I am glad na hindi yun nangyari. Oh, may dahilan talaga si Papa Lord. It means hindi talaga sila para sa isa't isa at meron tamang lalaki na para sa akin, katulad ng nitong sa libro doon sa anak niya. Kasi mahirap na nga na nakinasal kayo then sa middle ng pagsasama nyo hindi pala kayo para sa isa't isa, di ang result nun mga divorce, mga anal. So pangit yung married life. So much better na alam mo at kilala mo at alam mo talaga na para kayo sa isa't isa. So yun. And then napayak yung anak niya. Then may isa pang sinabi si Bill na maganda. Sabi niya, I think
I still think they're making a mistake. And one day, they pay for it. So, yun. Kung ganun ang ginawa sa kanya, kung halimbawa, niloko lang siya noong lalaki na boyfriend niya, hindi, di na masasinasabing karma, pero naniwala pa rin siya sa karma, guys. Kasi sabi, kung ginawa niya sa kanya, in purpose, or ano, they will pay for it one day, and they will realize na yung mga ginawa niyang mali sa babaeng ito. So, yun, i-success yung relationship niya sa kanyang asawa. Yun ang problema doon. So, we will see what will gonna happen, guys. So, yun kinakatakot niya sa bunso niyang anak na pangasawa yung lalaki, pero kilala niya na yung lalaki. So, ang kanyang iniisip kasi, baka bago lang yung anak, maybe iniisip ni Tibel na bata pa yung anak niya. So, baka magbago pa yung isip na pinili niya yung lalaking naka-wheelchair na sa palagay niya hindi magbibigay sa kanya ng kaligayahan, na hindi maglalakad na kasama sa tabing dagat. Yung mga ganun ang naisip ni Bill, yung mga romantic moment. Tapos baka hindi bigyan siya ng anak kasi, di ba, pag na-aksidente, nawawala na yung na-aksidente, guys. Halimbawa, affected yung lower extremity. There are some tendency na yung erection nila sa reproductive organ nila is hindi na ganon sa dati. Kaya sometimes, yung mga na-aksidente, hindi na kayang magbigay ng anak sa babae. Yun ang kinakatukutan ni Bill sa anak niyang babae. Na baka maghanap yung anak niyang babae and then hindi maging sila in the last, hindi ba maghihiwalay din yung mga ganon baga. At ayaw niyang mangyari yun sa kanyang mga anak na babae na hindi happy yung married. Gusto niya ay hindi ganon sa kanya. Na kumbaga, nag-gets niyo ako, yung siya ay ama, yung may asawa siya, pero yung asawa niya may girlfriend. Ngayon siya wala. Focus niya sa trabaho niya. Diba? Nag-focus sa trabaho. Ngayon nakakilala siya, nakakita siya ng babae. Ngayon yung babae nakita niya, may asawa din. So, hindi niya yun masyadong inintindi yung babae, guys. Yung si Isabel masyado. At pinayuhan pa ni Bill na piliin yung asawa at maging good wife at maging ma-okay sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang anak na bedridden na may abnormality. So yun, pero hindi niya mag-akalain na yung asawa ni Isabel na nagtatrabaho sa bangko ay may kabet, 12 years nang may kabet na walang nakakaalam. At si Isabel ngayon is hurt na hurt. Para siyang niloko ng 12 taon. At hindi pa niya ito nasasabi kay Bill, guys, dun sa kanyang ano. So, yun ang pinaka-worst na relationship na nabasa ko. So, kabit sa kabit ang story nito, guys. So, kaya ayaw niya mangyari dun sa kanyang anak, si Bill, yung hindi magandang happy married life. Although siya, hindi siya nagkabit, guys. Wala siyang kabit si Bill. Kasi busy siya sa politics, guys. So, yung kanyang asawa ang may kabit. At hindi na happy kasi sa life. Pero in the, nung na-accidente siya, parang nakikipag ano na siya, divorce sa asawa niya. Kasi nga may kabit yung babae, di ba? Eh, sabi ng babae, kung pwede, bigyan pa ng second chance, baka mag-work out pa yung relationship nila. Pero sa kanya kasi, ang sabi dito, guys, sabi niya, it's too late, I don't have a gas already. Kumbaga, huli na ang lahat, guys, nakakalungkot. Kasi yung babaeng minamahal niya ngayon, ay may asawa din. So, we will see what will gonna happen in the last part, guys. Ang hirap ng ganyan, guys. Mahirap na padalos-dalos sa pag-aasawa. So, yun. Yun ang masasabi ko, guys. Mahirap pag-asawa ng maaga. Yung like, for example, at the age of 20 to 22, lalo na sa boys,
Hindi ko na sinasabing lahat kaysa, kasi yung age na yun, guys, is more on experimenting. Like, in the growth and development, pagdating sa lalaki, yung 20 to 21 to 23, guys, sa lalaki, in a male growth and development, they are all experimenting, guys. Kasi, nag-experimento sila kung paano mag-sex. Diba? Hindi pa sila marunong. Some guys are like that, guys. Kaya, mahirap na, guys. Yun. So, kailangan wag munang mag-asawa ng maaga. Di ko man sabi, di ko man sinasabi na huwag kayo mag-asawa na ganyan kasi kung gusto nyo mag-asawa, mag-asawa kayo. Pero lang, para lang sa akin, guys, yung age na ganun is experimenting stage para sa mga lalaki, guys. Buti sa babae, sa mga babae yun eh, ano eh, nakakapaghintay yan, guys. Depende na lang kung malandi yung babae. Pero kung sa lalaki talaga, 20 to 23 years old are more on experimentation, guys. Maniwala kayo sa akin. Agree ba kayo dyan? So, yeah. Let's continue reading, guys. I don't know if I can finish this today or maybe tomorrow. So, see you later. Doesn't make sense. It's even harder to comprehend. You're so long, I said goodbye, then hell no. We came here from nowhere, going towards the sila ng tea, then tinawagan nila yung ama, yung asawa ni Sandra, yung siguro na nasa ibang bansa, and then nag-iyak siya, and then uuwi daw si Gordon, pupunta siya sa funeral. So ayun, nandun na ako sa part na yun, nakaiyak, guys. So mamaya na lang ulit tatapusin ko na siguro ito ngayon para bukas gagawin na lang ako ng recap and review about this book. So, yeah. This book is great. I thought na ito ay mga 4 stars lang. So, I give it a 5 stars on it.
So, kahit ba mga ganun-ganun, pero yung story ng life nila, wala tayong magagawa sa mga nangyari eh. Yung mga mistake nila, ganun. So, ayun, guys. See you later. Guys, to be continued. So, malapit na akong matapos at taposin ko na to ngayon. So, I'm at 402 and ayun, parang nagsalitaan sila sa isa't isa noong funeral ni Teddy. Alam niyo na, patay na kasi isang anak. Dahil lang pala kay Teddy kung bakit nandun siya sa bahay na yun, si Isabel. Parang yung asawa niya nananakot sa kanya na kapag hiniwalayan siya, ay pupulutin siya sa street. So, after nun, pinak niya lahat yung box na yung kanyang anak na lalaki. Lahat. Tapos dumating yung si Gordo, yung masumit na asawa niya. Sabi sa kanya, be sure na talagang alis. Napaalis na siya sa bahay. Grabe, inapalaya siya si Isabel. Tapos sabi niya, aalis siya kapag nakahanap na siya ng apartment. Sabi ng lalaki, make sure daw na yung kanyang dadaling palabas ay yung gamit niya nung bago sila ikasal. Kung ano lamang yung gamit niya nung sila ikasal. Dahil the rest ay hindi sa kanya na. Ganun. Guys, ang sakit nun. So, sinabi niya na maghanap muna siya ng bahay bago siya umalis. At make sure that talaga aalis sa bahay. Sabi ni Gordon, at mag-aasikaso na ng attorney na maghihiwalay na. At ang sabi ni Isabel, napaisip si Isabel, parang nagmamadali si Gordon na maghiwalay na sila, guys. Ganun. So, ibig sabihin, dahil lang doon sa anak na lalaki, kaya siya na doon sa bahay na yun para alagaan yung anak. Pero sa totoo, wala nang love between them. Kawawa si Isabel. Alam niyo yun, guys. After niyang ikasal, nag-anak siya. Hindi na siya nag-work. Pero graduate siya ng college. Tapos, nag-plan sila mag-asawa na mag-anak na lalaki. Ngayon, yung lalaki ay abnormal. Parang nagkaroon ng damage, brain damage na lifetime na yun na kanilang hahandalin. Tapos, after nun, yung naglayo na yung relationship nila. At siya, hindi na siya nag-work, guys. Kahit gusto niyang mag-work, hindi niya kasi inalagaan na lang yung anak niya. 14 years? 15 years na ika-15 years old na matay yung anak nila. Grabe, guys. Kawawa naman si Isabel. Pinalayo siya ng asawa niya. OMG. Parang may karapatan naman siya as babae, di ba? Isa bagay, iba ang law sa ibang bansa. Sa Paris, iba yung... Guys, it's about 12:25 in the morning. Actually, tataposin ko na to. And I'm at page 424. And iiyak ako, guys. Hindi ko na ikuwento sa inyo. Bukas ko na ikuwento. Tataposin ko na lang. Pero, iiyak ako sa story to, guys. Super. Grabe yung mga pangyayari. Ba't ganun? Ganun ng life talaga. Pero sana hindi mangyari sa akin to. Ayoko mangyari sa life ko to. Oh my God. So, see you later pagkatapos na. So, yun guys. Yun, happy ending. At ayun, react ulit ako kasi... Yeah, tapos na. Tapos na yung libro, guys. 12:42 a.m. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko yata ito mababasa kasi hindi ko ma-feel. Kasi single ako eh, hindi ko alam. Pero alam nyo guys, makakaiyak siya guys. Ang hirap pala ng ganun.
na kinasal ka pero nagkamali ka ng piniling lalaki. Na kung saan matutorture ka in the middle of your relationship, in the middle of the years. Then parang na-abuse ka na sa ginawa sa'yo ng asawa. Hindi naman abuse, kumbaga yung psychologically pinabayaan ka kahit magkasama kayo sa isang bubong. Pero pinapabayaan ka lang, parang wala ka lang. Yun ang mahirap. Yun ang hindi magandang relationship. Mag-asawa nga kayo sa mata ng tao. Pero sa loob ng bahay, parang hindi ka asawa. Parang ka bang nurse lang ng anak niya, tag-alaga lang, ganun lang. Parang inalakang ka lang, then alagaan ang anak, then pag namatay, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang lumayas, lalayas ka sa bahay, ganun. Grabe talaga itong pangyayari to. And then, itong si Bill Robinson, alam niyo yun, ang nangyari pala dun sa accident, pinotektahan niya si Isabel para hindi siya ma-damage ng sobra. Kaya ang damage pala is na kay Bill lahat. Kaya nabuhay pa at walang damage si Isabel. Si Bill, hindi na siya makalakad for life, guys. Tapos, ayun, nakakaiyak. Tapos, hindi paghiwalay na kasi yung asawa niya sa Cynthia sa kanya. Pero nasinungaling siya kay Isabel. Na their marriage was getting happier, better, at pagbalikan na ulit yung asawa niya. Pero, para lang sa anak niya si Teddy kasi alam niyo, wala mag-aalaga sa anak niya. Isa po halimbawa, si Bill, naiintindihan ko, kaya ginawa yun. Kasi ayaw niya isa pang alalahanin kay Isabel. Kasi di ba yung anak niya bedridden? So, abnormal is yun. Ano, hindi siya malakas. Simula nung pinanganak siya, inalagaan na siya ni Isabel. 15 years na kahiga yung bata. Si Isabel hindi na nagtrabaho. Yung anak na lang inasikaso. Tapos, yung halimbawa maghihiwalay. Halimbawa maghihiwalay na yung asawa niya. So, syempre, sa kanya pupunta yung anak na si Teddy. Pero namatay na si Teddy, guys. Nakakaiyak yung part na yun. And, kung halimbawa, person niya yung pagmamahal niya kay Isabel, inisip ni Bill na isa pa siyang alalahanin. Tapos hindi na niya magagawa yung nagagawa ng isang lalaki, like hindi na makikipag-sex kasi there's no erection between. You know, yung mga pangyayari dahil sa accident, akala niya hindi na siya makakapag-make love at naisip niya hindi na niya mapapasyal si Isabel like walking on the beach paras na naglalakad, like dancing, like ganon. Hindi na niya maisasayaw. Yung mga ganong kasimpleng kasiyahan ng dalawang mag-asawa. Yung mga ganong tipo. Nakaka-hurt din. Alam niyo, pero in the end, naging okay sila kasi si Bill nag-work na ulit. Kahit naka-wheelchair siya, strong siya ng tao, decent siya, at may prinsipyo at maganda yung pananaw niya sa buhay, guys. Nung nakipaghiwalay na yung asawa ni si Gordon, nakakaiyamot talaga. Pinalaya siya sa bahay simula nung namatay yung anak at nag-arido na sa lawyer, babayaran pa siya ng pera. Ay nagreklamo yung lawyer ni Isabel at maliit yung perang ibabayad sa kanya. Do you believe that? Pero ang sabi ni Isabel, dahil sa annulment yun, guys, sabi ni Isabel, hindi akong hingi sa iyo ng pera ni Kusing. Ganun, sabi niya. Oh, grabe si Isabel. Humanap siya ng bahay. Bigyan lamang siya ng ilang araw mag-stay dun sa bahay nila. Humanap siya ng bahay na apartment at nakahanap siya. Ayun.
Pagkatapos nun, pinuntahan niya si Bill sa New York. Pumunta siya, guys. Sinanap niya. Grabe yung pangyayari. Pumunta sa New York, diba? Pumunta siya sa Paris muna, Ben. Pumunta sa New York. Kasi nasa New York eh, nagka-campaign ng election sa para sa senator. So, ayun, pinuntahan niya, hinarang niya, guys. Maganda si Isabel eh, kaso failed siya. Yung itsura niya ay, ano, maputla. Siyempre, ikaw na ang aksidente na comatose. Tapos, kagaling niya niya. Tapos, namatay yung anak niya. Ano? Tapos, yung asawang Gordon, hindi ma lang siya kinumport. Pinalayas pa siya sa bahay niya. Pinalayas siya, guys. Ano klase ng asawa yun? Tapos, ayun. Pinuntahan niya si Bill. Tapos, parang nadidenyan pa si Bill na mag-goodbye na hindi sila para sa pero nandun pa rin si Isabel. Pinaglaban pa rin yung nararamdaman niya. Pero iniwan niya si Isabel, guys. Nang nakita sila. Tapos, sinabi ni Isabel kung bakit siya pumunta sa lugar na yun para sabihin na iintindihan niya. Dahil sa huli, sinabi niya, mahal niya si Bill. Ganun. Tapos, umalis na si Bill. Sabi niya, hindi tayo para sa isa't isa, mga ganun. Hindi tayo para sa isa't isa, mga ganun. Hindi siya worth it para sa kanya. Sumakay niya sa kotse si Bill. Mayaman si Bill eh. Hinintay siya ng senator. Umalis na. And then si Isabel, pumunta niya sa hotel. Hotel lang siya. Then, pagkalipas ng ilang oras, may tumawag sa kwarto niya. Nandun si Bill. Pumunta sa hotel niya si Bill. Nag-iyok. Kaka-iyok. Diba, nag-share sila ng mga problema, ganyan-ganyan. And then, umakit si Bill sa kwarto niya. And then, nag-make love sila, guys. At nakapag-make love si Bill. At, okay na yung kanyang, erection, guys. So, nagkaroon kasi siya ng therapeutic pagdating doon na magiging okay din daw yung erection ng kanyang professional speaking, hindi naman na malaswang pakinggan. Pagdating sa part na yun, naging okay na at nakaya pala niya makipag-make love. Makipag-make love siya kaya, no? Then, pero, nagadalawang isip si Bill na hindi siya karapat-dapat. May lalaking karapat-dapat kay Isabel. Then, nag-say goodbye na naman si Bill. Habang si Isabel ay nasasakot na sa Paris. And, oh my God, guys. Nung 1 p.m. kasi ang kanyang alis. And then, bumili siya ng aklat at magazine para may mabasa sa airplane. Pagtalikod, nagsalita sa likod niya. Ayun, si Bill. Grabe. Ano na lang yun? Basahin na lang yung book. I'm sure sa una, mag-boring kayo kasi hindi nyo mapipil. Kung kayo single, na hindi nyo ito na-experience. Ako dito din ito. Hindi ko pa ako nakakita ng ganitong story, guys. Kasi ang gusto kong story, mga happy eh. Like, mga stages of life, yung naliligawan, then nag-engage, then naging married, then forever happy and things. I never read story like this, like, yung asawa may kabit, then ikaw may kabit, then yung kabit mo pala, may asawa din, yung mga ganun. Ingin ako nakabasa ng ganitong book. At maganda din pala, maganda yung story na kakaiyak. Pero yung pangyayari sa life nila, hindi magandang tingnan. Pero wala tayong magagawa. So, alam naman tayo forever na sad. So, they find a way to make happy. And nahanap nila yung tamang person sa kanila. At hindi pa huli yung lahat para magmahal sa tamang tao. Sa right person. Kung halimbawa, nagpakasal kayo in by mistake,
there is a right man for you, there is a right woman for you. Yun lang, guys. Makikilala niyo yun, guys. Kasi yun yung binigay sa inyo ni Papa Lord. Yung Diyos ng mataas. So, naniniwala ako doon, guys. So, this book is maganda and happy ending. Okay na sila, guys. Sa airport sila nagkabalikan, and then afterward nun, wala na nangyari. It means na happy ending. Yun, okay na, happy ending. Wala nang story like epilogue na, like, for example, ano nangyari in the end, wala na. Ayun. It means na sila na, at I'm sure na happy ending, sure na happy ending na to, kasi nagkisa sila, nag-okay na sila. That's all, guys. So, bukas, nagawa tayo na recap or review nito. Hope you enjoy watching my vlog, guys. This is for real. I'm very touched ako dito sa story na to, even though hindi ko pa to na-experience, pero the way na ikwento ni Daniel still yung story, at kung nabasa mo lahat siya words by word, phrases by phrases, and as many sentences, in the end, maiiyak kayo, guys, na ganun pala yung mga pangyayari kapag mali yung napangasawa nyo, pag hindi yung right man na napangasawa nyo. Ganun ang mangyayari sa life. So, yeah. So, be careful of choosing your husband or wife. So, huwag pa dalos-dalos ng isip, guys. So, ako nga, single pa rin ako ngayon, guys. So, nakakaiyak, guys. So, so, yeah, that's all for today. I finished. I am done with it, guys. For the fourth book of BTR July. And I finished this book for 435 pages and 3 days. 3 days ko siyang natapos and 30 minutes. And I'm happy for it. And hindi naman ko ito araw-araw na, halimbawa, 24 hours. Hindi ko ito 24 hours na binabasa. Kapag may free time lang ako, guys. Ayun, I'm so happy at natanggal yung worry ko. Hindi ako nag-iisip ng ba. Dito lang ako nakapokus sa libro and sa study ko. Nothing else. I just to be happy by reading books. And I do not go outside. I just read books inside my room. So that is the essence of reading book. Lalo na ngayong pandemic. So that's all for today. Please subscribe on my blog. This is Kiss. So then, bye. Know sometimes that it doesn't make sense.